Bayan! Dahil alam mo na ang tatakbong mayor, ang tanong ko sa iyo, sinong boyfriend mo? What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, kita nyo naman na andito ako ngayon sa labas ng Pasig City Mega Market kung saan ay magsasagawa tayo ng isang Pasig survey. Dahil alam na nga po natin kung sino ang tatakbong mayor dito sa Pasig City, ang tanong natin sa bawat Pasigenyo, sino ang mayor nyo? Si Mayor Vico o si Vice Mayor Tio? Bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig Update, just Hi Nay! Kumusta? Ikaw pala ay nagtatrabaho ngayon. Ito ang tanong ko sa'yo. Sino ang mayor mo? Iyo o Vico? Vico! Bakit si Mayor Vico? Kasi marami siyang nagawang maganda na katulad dito sa amin sa Palengke. Napababa niya yung upa namin dito sa Palengke. And then sa edukasyon ng mga bata, nagbigay siya ng mga laptop at saka ng tablet. Ibig sabihin, meron kang estudyanteng nag-aaral pa. Apo po. Ay, ang apo. Kamusta naman yung tablet na ibinigay sa kanya? Okay naman po, nagagamit. O kayo dito sa inyong business, kamusta? Medyo okay na rin po. Kita tulad nung nakaraang lockdown, talagang bagsak. Ngayon, medyo gumaganda na kaya po. Kaya naman ang mayor mo ay si? Yung mayor dito. RTW section, ngayong alam nyo na kung sino ang tatakbong mayor ng Pasig. Ang tanong ko, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Yeah! Sir, kamusta po kayo? Okay, pwede po ba kayo ma-interview? Ayan, ito ay CurTV Pasig Survey, local election. Ngayon, nakita na natin or nalaman na natin yung tatakbong mayor dito na mamumuno sa atin sa Pasig. Ang tanong ko sa inyo, sino ang mayor mo? Si Iyo or si Vico? Ano yan? Ano yan sa inyo? Ah, Vico ikaw. O bakit siya? Well, since bago siya, no, agresibo siya. Tapos, ang nagustuhan ko sa kanya yung ang laki nang naitulong niya sa pagbaba ng renta namin dito. Actually, sa paglilibot ko nga dito sa kanina sa Pasig Market. Actually, dry ano ba ito? Dry section? Textile section. Yes, textile and garments. Yan yung isa sa mga sinasabi nila na ang baba ng renta. Nababaan. Kasi nabawasan siya. Nabawasan. Considering sa dati. No? Ay, nung sa dati ba, magkano ang binabayad niyo noon? Hindi na natin i-mention siguro. Magkano lang ba yung percent na binabayad niyo before? Kasi, kalahati siguro nabawas. Ang talaga. Let's say ganun. Ngayong pandemic, nakakaluwag-luwag ba tayo? To be honest, hindi. Dahil naging matamlay ang mga mamimili. Unang-una yun. Kasi wala namang, lahat tayo. Restricted lang ang kilos natin. Paglabas-labas. So, dito sa area namin o dito sa textile and garments, totally affected kami during pandemic. So, kaya between the two yung si anong iboboto mo? Oo. Sabihin, yung personal opinion ko, sabi ko okay naman, nakita ko naman. Si Iyo, wala naman masabi sa kanya. Kaya lang, hindi ko siya masyadong na tungkol sa performance niya or whatever. Wala akong sabihin sa kaya ko okay naman siya. Kaya gusto mo pa siya bigyan ng second term. Continue natin siya. Siguro meron pang kulang. Siguro makagawa niya naman siguro na ano. As long na marinig niya yung boses ng Pasigenyo. Ito ay survey para sa ating local election. Since alam na natin ang tatakbong mayor ngayon, ang tanong ko, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Si Vico.
Dito. Oh. Bakit naman siya? Bakit dito siya? Kami. Bakit siya? Kasi bago pa lang siya nakaupo, marami na siyang natulungan. Katulad ng? Katulad ng ano po, mga ayuda. Hmm. Ang mga bata, nabigyan ng tablets. Oo. Oh. Tapos, yung mga bukod pang mga pinagawa dyan, no, bago na sa City Hall. Hmm. Saka mga vendor sa City Hall, binigyan kami ng outrage. Binigyan kami ng vendor's ID, makapagtinda sa loob. Ah, kaya sa second term, gusto mo pa ulit siyang tumakbo? Oo. Ayan. Dikit pa doon, maging ibabigyan ng laya ang mga taong vendors, lalo na dito sa palengke, na yung laging inuhuli mga vendors dito na gusto maghanap buhay. Yun ang maganda, bigyan ng ID mga vendors. Ah, okay. Ako natin ko, may ID po ako ng vendors. Vendors ID pala kailangan. Lang, oh, sige, take your time. Kahit mga alas G's, okay lang. Lang. Iintayin ka namin, Nay. Ito, pero. Ayan. Sige, ni Mayor Bico. Para malaya ka makapagtinda doon. Hinuhuli. Ah, oo. Okay. Lagi ako hinuhuli dito eh. Sa palengke. 5 beses. Kaya sa darating na eleksyon, sinong ibuboto mo? Malaya dito. Ah, okay. Ito na lang, ha? Okay. Ngayon, nandito tayo sa Pasig Survey, local election. Ang tanong ko lang, dahil alam na natin kung sino ang tatakbong mayor ng Pasig, sino ang mayor mo? Si Iyo or si Vico? Mayor Vico! Bakit naman si Mayor Vico? Maganda yung pamamalakad niya sa Pasig. Katulad ng? Katulad ng sa ayuda, lahat meron, di ba? Anong klaseng ayuda yung gusto mong i-emphasize? Pagkain, sa food pack, talagang dinadala niya sa bahay. Hindi yung kailangan pipila ka para... Yun yung isang bagay na ano mo. Kaya gusto mo siyang bigyan ng chance na tumakbo ng second term. Okay, yun lang. Salamat! Tayo ay nandito sa Pasig Survey. Okay, local election tayo ha. Kasi national, alam na natin yan. Masyadong magulo pag national. So dito tayo sa local. Since alam na natin ang mga tatakbong mayor, ang tanong ko sa'yo ay, sino ang mayor mo? Iyo or Vico? Vico, sir. Bakit si Vico? Itaas mo yung face mask mo. Bakit si Vico po? Kasi sa... short term na pagsisilbi niya, marami na siya nagawa. Katulad ng? Nagbabago. Katulad marami. Ng? Lumibot ka na lang, makikita mo naman yung pagbabago. Hindi ko na kailangan magsalita eh. Ay! Ang lalim lang. Hindi ko na kailangan magsalita. Nakita na natin ang pagbabago. Makikita mo naman. Sa in 2 years na kanyang pamumuno, ano pa yung na-experience mo sa kanya? Sa edad niya na napakabata, na marami siyang natulungang nangangailangan na hindi nagawa ng matatagal ng politician. Oy, grabe. Ang lalim nun. Kaya gusto mo pa siyang tumakbo ng second term. Yes. Okay, kamusta po kayo? Ay, mabuti naman. Okay ka naman. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Kerr TV Pasig Survey Local Election. Dahil marami ng mga gumagawa ng survey sa national election, ang tanong ko sa'yo, since nalaman na natin ang tatakbong mayor dito sa Pasig City, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Si Vico, yung pa din. Bakit naman siya? Kasi na ano naman namin yung pamamalakad niya sa Pasig na okay naman. Katulad ng? Nabigyan niya ako ng ayuda. Ay, pera ba yan or food box? Ay, food box tsaka pera. Magkaning perang natanggap mo mula sa city government? Noong nakaraan, siguro mga 1K kasi single lang eh. Okay. Pero pwede na yun, nakakapantawid gutom na rin yun. Ano naman ang masasabi mo sa mga botante nating Pasigenyo pala? Sa kanila, ngayong darating na eleksyon? Maging wise na lang sila sa pagboto. Para hindi naman masayang. Kasi pagka
baka mauwi lang sa wala eh. Diba? So yan at least naranasan naman nila yung administration ngayon ni Vico, edi kung okay naman, di stay na lang. Ah, okay. You can promote your product na here. Ayan na. Meron ako mga dollhouse, costume, meron ako mga baby bike. Ito, mga bike pang bata, o, oh, iba-iba yan. Mga mami, parang mga Marites yung mga magkakasama dito. Okay, ngayon, tayo ay nasa Kurt TV Pasig City Local Election Survey. Ang tanong ko sa inyo, dahil alam na natin kung sino yung tatakbong mayor ng Pasig, ang tanong ko, sino ang mayor nyo? Si Iyo o si Vico? Vico! At bakit naman si Vico? Maganda ang pamahala, ang pang-ano niya sa amin. Lalo na si Cantor. Ano ang nagawa niya sa inyo? Sinaktan ka ba niya? Ano, paano mo nasabi si Vico? Bakit siyang iboboto? Mama yung aming bayaran. Oh, dati ba medyo malaki ang yeah. nababayaran? Aside dyan sa bumaba ang... Actually, yun ang mga lagi sa akin sinasabi ng mga nai-interview ko dito sa mga RTW section nyo. Aside dun sa pagbaba ng bayaran nyo dito sa pwesto ninyo, ano pa yung nagawa niya sa kanyang pag-upo bilang mayor? Ikaw ng tablet yung mga bata. Ikaw ba ay may anak na nag-aaral? Yes, sir. Ilan ang estudyante? Dalawang marikit. Ay, ito pala. Itong madumis na ito. Yan ang estudyante mo. Malaking tutulong yes, ba? Yes, sir. Malaking tulong talaga. Hindi na ako nag-provide ng gadget. Si mayor na nag-provide ng tablet. Napakalaking tulong yun para sa akin. Kaya gusto mo pa siyang tumakbo ng second term. Okay. RTW section, ngayong alam nyo na kung sino ang tatakbong mayor ng Pasig. Ang tanong ko, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Alam na natin kung sino yung mga tatakbong mayor. Ang tanong ko, sino ang mayor mo? Si Iyo o si Vico? Si Vico! At bakit naman si Vico? Natulungan kami. Anong klaseng tulong ang nagawa niya para sa inyo? Binigay niya ang ano, yung bayad sa pwesto at saka bayad sa missions permit. Ah, ganon. So, medyo bumaba pala yung ba? Yes. Actually, naglibot na ako dito sa Mega Market mula sa second floor at sa mga dry, sa mga isdaan at sa mga dry goods. Yan ang isa sa mga sinasabi nila, nagbababa sila. Gaano kalaking tulong sa inyo na bumaba yung bayarin nyo dito? Malaking tulong. Hindi mo masukat-sukat ano, ginawa ni Mayor sa amin. Sa, nakakasiba ka din kayo yes. doon sa bawas na ano? Oo. Talagang, lalo na gayon, pagtag-irap, naunawaan ka. So kaya naman bibigyan mo pa siya ng second chance na second term. Kahit mag-third, fourth term, okay lang sa amin. Kaya naman, ano ang sigaw natin? Vico Soto! At kayo pong lahat ay nakatutok sa nag-iisang spread teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!